Okay, good day guys. So, mga boys, garage again. Kung bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa YouTube ko, subscribe, share, and like. And kung may tanong kayo, comment lang sa baba. So, ngayon, topic natin is all about stator. So, ano ba talaga ang stator? So, paano ito nagpo-produce ng AC voltage? Tanong pinagkaiba ng stator ng battery-operated na motor at stator ng hindi battery-operated na motor. So, pag-uusapin natin yan dito, mga boys garage. So again, subscribe, share, and like. Kung may tanong kayo, comment lang kayo sa baba. And then, susubukan nating sagutin yan. So, tara, check na natin tong video. Okay guys, so mga boys garage again. So, usapang stator tayo. So, una parts muna. Itong pulang to, makikita nyo. Lahat ng pulang yan, baka lang yan. Bakal na maninipis, parang lata na maninipis na magkakapatong ng pinagdikit-dikit. Napakanipis niyan. So, and then second parts dyan, itong rolyo, nakarolyo yan, windings ang tawag dyan. So, yung nakarolyong wire dyan, magnetic wire, ordinary wire lang yun na may insulation na sobrang nipis, na kung titingnan mo parang hindi naka insulate, pero may manipis na balot yun. So may pinaka pang insulate sa kanya. Nakarolyo yun dito sa mga bakal natin, na nakarolyo sa mga bakal na maninipis na magkakapatong. So itong rolyo nito, halimbawa 100 turns to, sabihin natin 100 turns, lahat yan 100 turns, 100 na ikot. So, tapos, itong sukat ng wire niya, magkakapareho din. So, same size, same number of turns. Ang pinakaiba niya, kung ito clockwise, ito counterclockwise. Tapos, ito clockwise, ito counterclockwise, ito clockwise, ito counterclockwise. So, hindi lahat pare-pareho ng ano. May pattern din siya kung anong ikot niya. And, so, by definition muna tayo, motorcycle stator is a component of electrical system that when combined with the rotating magnet. So, ano ba yung rotating magnet natin? Yun yung magneto natin. Creates AC current. Stators are inside the engine case. So, two types ng stator. So, meron tayong stator para sa battery-operated na motor, battery-operated CDI, at may stator tayo para sa non-battery-operated CDI. So, anong pinakaiba nun? Makikita natin dito yan. So, itong isa, para lahat ng windings na to, nagsusupply lahat sa battery at sa lights. So, ito, battery-operated na motor to. Pare-pareho yung sizes nung wire na nakapulupot sa kanya. So, kung makikita nyo, kung mapansin nyo, pagka nagkalas kayo, nakita nyo pare-pareho yung sizes nung wire na nakapulupot. So, iyon is battery operated. And then, paano pagka hindi battery operated yung motor? So, ito yung itsura ng hindi battery operated na motor. So, ayan, itong pangalawa. So, may nag-iba lang ng konti. Yung lima, yun lang yung nagsusupply sa battery. Para sa battery at sa ilaw. And then, yung isa, solo niya, sinusupply niya papuntang CDI. So, si CDI rumikta na ng kuha sa stator. Mga pala guys, itong limang to at itong anim na to, hindi laging anim yan. So, depende nga sa manufacturer kung ilan yan. And depende sa iba't ibang model, iba't iba ng bilang. So, ang pare-pareho nga yung may windings, pare-pareho may windings. Pinagkaiba nga lang
itong windings ng para sa CDI, manipis ang windings niyan. Pinaka-wire nito na nakapulupot, napakanipis niyan. And then kalimitan ito, usually may balot. May balot to. Then ito, naka-expose lang. Pero, yung mga wire na yun, may manipis na insulation. Kaya, kung magte-tester tayo, may nakukuha tayong reading, resistance na reading. So, yun lang. Dito sa non-battery operated CDI, nahati yung trabaho ni stator. Susupply siya sa CDI. And, susupply siya sa battery at ilaw. So, maaring magtataka kayo sa non-battery operated CDI. Maaring sira na walang nagsusupply sa ilaw, hindi nagkakarga sa battery, pero naandar. Kasi, maaaring buo pa to, ito, nasira na, itong ano, kumbaga, may kalimitan kasi sira nito, nagagasgas na yung mga wire, so, pag nagasgas yung balot ng wire, nagdidikit-dikit na siya. So, pag nagdikit, nababa na yung resistance. So, mawawala na yung voltage na binibigay niya tsaka current. So, maaring masira na, wala kayong ilaw, wala kayong charge sa battery. Pero, tataka kayo, naandar yung motor. So, posible nasira to. Pero ito, okay na. Okay pa. Eh, pwede din naman baliktad. Tataka kayo. Ayaw umandar. Pero pag sinisipan nyo, may ilaw na nalabas. May umiilaw. Yung headlight. So, posibleng sira na to sa CDI. And then ito, good pa. Okay guys. So, mga boys garage again. So, summarize natin. Si stator, pagka naikutan ni magneto, so rotating magnet, nagpo-produce siya ng AC voltage. So si stator may dalawang klase. So isa sa battery operated at isa sa para sa non-battery operated. So yung stator na pang battery operated, isa lang yung sinusupplyan niya. So isa lang yung trabaho niya, isa sa pag-charge ng battery tsaka ilaw. So yun lang. And then, yung isa, yung sa non-battery operated na motor. So, yung stator niya is may dalawang trabaho. So, isa sa battery, pang-charge ng battery, tsaka yung ilaw, yun yung panguna. And then, yung pangalawang trabaho niya is para sa CDI. So, supply ng CDI. Yung CDI, kay stator na mismo kumuha instead na kay battery. So, yun lang, yung kakaiba ng dalawa. So again, mga boys garage, subscribe, share, and like. So kung may tanong kayo, comment lang kayo sa baba. Subukan nating sagutin yan. And salamat sa panonood ng video.